Putaheng, Putaheng Pinoy. Ito yung mga kailangan nating ingredients para sa ating beef sinigang. Meron tayo dito 1 kilo of beef, talong, okra, labanos, gabi, kangkong, sitaw, sinipaligang, kamatis, sibuyas, at bawang, sampalok. So, hindi tayo gagamit ng mga MSG. So, ito yung gagamitin natin. We have here patis, salt, and pepper. So, yun lang yung mga kailangan. Init na yung mantika natin. Pwede na natin ilagay ang onion. So, ayan lang muna natin siya mag-brown na onion. So, yung usual na sinigang, pinapakuluan lang nila yung kamatis, yung sibuya sa water, bago nila i-add yung meat. So, ako, mas gusto ko nag-iikis ako yung sibuyas, bawang tsaka kamatis sa oil. Mas lumalabas kasi yung aroma nila or mas nagiging malasa pag hinigis sa yung dish. So, ayan. Pag nag-brown na siya, i-add na natin yung tomatoes. Natayin lang natin. So, kapag luto na yung tomatoes, ilagay na natin yung ating beef. Pepper. And 2 tablespoons of patis. After 10 to 15 minutes, medyo brown na yung ating beef. Lagyan na natin ang ating gabi. Gusto ko kasi super lambot na gabi. Yung ito yung magpapa lambot ng onti sa ating sabaw. Then so I'm not gonna use yung mga sinigang mix. At yung gagamitin natin, ilagay na rin natin siya. Ito naman, hanguin natin yung sampalok. Mga after 10 minutes. So, ngayon nalagyan din natin siya ng water. So, we'll wait for 45 minutes to 1 hour para dun sa baka na lumambot. Pero after 10 minutes, tatanggalin natin itong mga sampalok. At yung tatanggalin natin. So, takpan mo na natin siya. After mga 10 minutes, pwede na natin hanguin yung ating sampalo. Sampalok. We begin! Pag natanggalan natin yung mga sampalok, pwede na natin siyang pakpan muna at antayin lumabot ang ating mga baka. So ngayon hinango natin na sampalok. Pipitpitin natin ng ganyan para lumabas yung katas niya. Ito yung magbibigay ng asim sa ating sinigang. So ngayon, press niya. So, ayan.
So set aside lang natin to sa mamaya. Naman. So ayan, gumawa na rin ako ng onting gabi. Pipit-pitin ko rin ito. Gusto kasi na medyo malapot yung subo ng sinigang natin. So maya, inilagay na lang din natin siya doon. So after 1 hour, lambot na ang ating beef. I-add na natin yung mga gulay natin. Okra. Sitaw. Labanos. Siling panigang. So, before I forgot, pati na rin ang ating talong. So, mamaya lang natin i-add yung ating kako. Dahil mabilis lang siyang maluto. So, ngayon, pwede mo na natin ilagay ang lagyan ng salt. So, lagyan din ng salt. So, tansya-tansyayin lang natin. Pwede man tayo mag-add dito. Lagyan na rin natin yung minash natin na gabi. Ito yung papalabot sa ating sabaw. Takpan muna natin tong mga ating mga gulay hanggang sa maluto. Yung mga 10 minutes. So ngayon, pag luto na ang ating veggies, i-add na natin ang ating kangkong. Masya sa ating ito. So, press lang natin siya dyan sa loob. Yung tamarind. Kasi yung sampalo kanina. O paasin sa ating dish. Simmer lang natin Putaheng, Putaheng Pinoy. Ciao!